Boss, grabe naman kayo. Akala ko ba manonood lang kayo ng concert ni Phil Johnson? Bakit parang naglayas kayo sa dami ng maletang dinala nyo? Parang gustong magsisi ni Robin kung bakit pa siya sumama sa boss niya. Papasok na si Caleb sa loob ng Causes Palace nang marinig ang reklamo ni Robin. Kasalukuyan silang nasa New York ngayon at kararating lang nila sa hotel kung saan sila matutulog. Binalingan niya ito. Bakit? Nagre-reklamo ka? Remember, I paid your ticket. Tinapunan niya ito ng masamang tingin bago tinalikuran. Nakamot ni Robin ang ulo. Hindi na siya sumagot pa. Pinilit na lang niyang hilain ang limang maleta ng boss niya. Pwede naman kasi itong magdala ng isang malaking maleta para isang hila na lang. Sinadya talaga ng kanyang boss na magdala ng limang maliit na maleta upang pahirapan siya. Idagdag pang hindi ito nagsama ng mga bodyguard tulad ng laging ginagawa nito kapag umaalis. Sinadya talaga nitong hindi magsama ng bodyguard upang siyang lahat magdala ng mga bagahe nila. Nagmukha tuloy siyang Christmas tree sa ayos niya ngayon. Imbis na makaporma siya sa mga babae, ay hindi na niya magawa. This is your magnetic keycard, sir. Enjoy your stay at the Causes Place. Matamis ang ngiti na pinakawala ng babae kay Caleb. Ngunit isang malamig na aura lamang ang nakuha nito mula sa kanya. Thank you, miss. Nakangiting wika ni Robin nang dumaan siya sa dalaga na nasa front desk. Siya na lang nagbigay ngiti sa dalaga dahil alam niyang napahiya ito. Dahil tinalikuran ito ng supladong boss niya. Ngunit sa pag-aakalang maipiplease niya ang babae sa pagpapakyut niya, inismiran lamang siya nito. Dahilan upang mapangiwi siya. Mukhang hindi siya type ng babae dahil alam nitong alalay lamang siya. Loko, ito pa ang choosy. Gayong napakagandang lalaki niya. Here's your keycard, enjoy! Matabang na wika nito sa kanya, sabay lapag ng card. Kinuha niya ang keycard at sinabi sa dilaga. Alam mo na kung nasaan ang room ko. Hihintayin kita mamayang gabi. Sorry, what did you say? Nakakunot ang noong tanong nito. Hihirit pa sana siya nang marinig ang naiinip na boses ng boss niya. Robin! Yes, boss, andyan na. Sagot niya at binalingan muli ang babae. Find me or else Earthworm will find you. Excuse me? Pumalatak ng tawa si Robin dahil sa reaksyon ng babae. Nagmamadaling sumunod siya kay Caleb. Nasa harap na pala ng elevator ang kanyang boss at irritableng naghihintay sa kanya. Boss, bakit ba parang pagungka kong kumilos ngayon? Naiiritang wika ni Caleb. Halata ang pagkainis nito sa tagos hanggang buto nitong mga tingin. Malamang boss dahil sa mga maleta mo. Tinalo mo pa kasi ang naglayas eh. Bumaba ang tingin ni Caleb sa mga maletang sinadya niyang dalhin upang turuan ang leksyon ng alalay niya. Naririndi ang tenga niya sa bunganga nito. Kaya agad niya itong tinakpan ng keycard dahilan upang tumigil ito sa pagsasalita. Dalhin mo na mga gamit ko sa room. Susunod na lang ako doon. May business meeting ako. Business meeting? Akala ko ba manonood ka lang ng concert? Takang tanong ni Robin. Bakit hindi niya alam na may ibang lakad ito? Tinignan niya ang itinerary schedule nito kahapon at inulit pa niya kanina bago sila mag-flight. Wala siyang nakita na ka-meeting nito unless special meeting or personal meeting iyon. That's what you thought. Sagot nito at tinilikuran na siya. Mukhang may ibang date kayo, boss ah. Babae ba yan o lalaki? Pahabol niyang wika, ngunit hindi na siya nito sinagot. Magkasunod ang pagiling ni Robin nang makitang tuluyan na siyang tinalikuran ng boss niya. Mabilis siyang umakyat sa presidential suite para sa kanyang boss. Wow, hanep. Iba talaga kapag sobrang yaman. Sino kaya ang may-ari ng hotel na to? Sa presidential suite pa lang pang royal na. Malaginto ang lahat ng setup sa loob ng silid. Sobrang lawak pa. Maging ang jacuzzi sa loob ng bathroom. Ginto. Sarap siguro kapag may babae siyang kasama dito. Tapos unang posisyon nila sa loob ng jacuzzi. Ha! Yay! Kinikilig pa si Robin sa mga kalokohan sa isipan niya. Ngunit sandali lamang iyon nang maisip kung sino ang ka-meet-up ng boss niya at bakit hindi man lang siya sinama. Mabilis niyang inayos sa mga bagahe ng kanyang boss bago lumabas ng silid. Ramdam ni Caleb ang mga malagkit na tingin ng dalaga sa kanya. Nice to meet you, Miss G. Nakangiting wika niya bago tumayo at nakipag-shake hands pa sa dalaga. Matapos silang mag-usap sa loob ng kalahating oras. Gusto na niyang umalis, ngunit parang walang balak ang babae. May kasama itong ilang bodyguard sa likuran nito.
isa siyang king at sa unang tingin pa lang niya sa mga bodyguard nito, alam niyang hindi ordinaryo ang babae. Sorry, I'm a bit exhausted after a long drive. Anyway, I need time to consider your proposal. Dagdag ni Caleb, nang makitang nakatitig ang babae sa agila na tattoo niya sa left side ng kanyang liig. Dark eagle ang tattoo niya at mahalata agad na isa siyang king ng black eagle. Kapo niya armado lang ang nakakaalam nun. Tumikim si Caleb nang makitang tulala pa rin ang babae na nakatingin sa liig niya. Hindi na siya naninibago dahil kahit asawa niya ay gustong gusto ang tattoo niya sa liig. Lihim siyang napangiti ng maalala ang asawa niya. Paborito nitong lagyan ng tatak ang kanyang liig na may tattoo na agila sa tuwing pinagsasaluhan nila ang init ng kanilang pagniniig sa kama. Pinamulahan siya ng mukha. Ramdam na naman niya ang pagbuhay ng kanyang alaga sa tuwing iniisip si Missy. He misses his sweet wife so much. Na-misinterpret naman ng babae ang pag-iinit ng mukha niya. Kaya malandi itong umiti sa kanya at inayos ang pag-upo sa couch. Sinadya pa nitong hilain ang suot na v-neck dress. Nice to meet you, Mr. Wilson. Tumayo na rin ang babae at nilahad ang kamay nito kay Caleb upang makipag-shake hands. As far as I know, Mr. Wilson, you have your own driver. How did you get tired? But in any case, I won't be sticking around. Pinagbigyan siya nito, tila nadismaya sa pagmamadali niya. Kahit masyadong halata ang pagnanasa sa mga mata ng babae, habang nakatingin nito sa kanya. Gayunpaman, malamig pa rin ang reaksyon na pinakita ni Caleb. Walang ibang babae na may kakayahang magpainit ng katawan niya, kundi si Missy lamang. Alright, I feel like going now as I need to take care of some things. Wika niya upang matapos na. Gusto na niyang magpahinga. Pinagbigyan niya lang ito since nandito rin naman siya sa New York. Nakita niya ang pag-iba ng timpla ng mukha nito. Ngunit saglit lamang iyon dahil agad naman itong umiti ng matamis sa kanya. Sure, Mr. Wilson. Please consider my proposal. I won't take no for an answer. Lumapit ito sa kanya at bahagyang hinila ang suot niyang necktie. Hindi siya nakapaghanda ng halika nito ang gilid ng kanyang labi. Bye! Iniwas niya ang mukha sa kabila upang iwasan ang daliri nito na humaplos sa labi niya. Halatang inaakit siya nito. Nagtagisan ang mga panga niya sa pagkontrol ng galit at kung ano pang magawa niya rito. Nang makitang lumabas na ito ng restaurant sa mismong hotel, mahina siyang napamura. Shit! Inis niyang pinahid ng tisyo ang gilid ng kanyang labi at tinapon nito sa mesa. Palabas na siya ng maningkit ang mga mata niya dahil sa kanyang nakita. His wife gleefully walks inside the restaurant while holding another man's arm. Missy? Usal niya. Nakuyom niya ang kamao dahil sinulyapan lamang siya nito nang dumaan ang mga ito sa tabi niya. Missy? Nakabalik si Missy sa sarili nang marinig niya ang pagtawag ni Phil sa kanya. Nabalot ang utak niya nang makita si Caleb dito sa loob ng kanyang hotel. Ngunit nang maalala niya na may maganda itong babae na kahalikan kanina, muling binalot ng galit at puot ang dibdib niya. Kanina pa siya sa entrance ng restaurant. Hindi muna siya pumasok dahil nagulat siya sa nakita. Ibang babae na naman ang kasama ni Caleb. Hindi na siya magtataka kung tulad niya, inalok din ito ng kasalang babaeng yon. He's still searching for a woman to carry his child. Napatawa na lamang siya sa naisip. Napahawak tuloy siya sa kanyang baby bump dahilan upang magtaka si Phil. Nagpanggap na lamang siyang masakit ang tiyan niya upang maantala ang kanilang pagpasok sa loob. Hinintay muna niyang lumabas ang babae na kausap ni Caleb bago nagpa siya na pumasok na rin. Oh, I'm sorry. What is it again? Ngumiti ng napakatamis si Phil. Mukhang alam na nito kung bakit siya natulala kanina lang. Missy, I want you to forget him. Let me help you. Pabulong niyang wika sa gilid ng tainga ni Missy. Ngumiti na rin si Missy. Maingat siyang pinaupo ni Phil sa upuan na nakareserve para sa kanila. Hindi niya alam kung nakaalis na si Caleb. Ngunit hindi na niya nanaisin pang alamin. Ipinokus na lamang niyang atensyon sa pakikipag-usap kay Phil. Thank you, ngunit ayokong gawin kang panakitbuta sa sakit na nararamdaman ko. You know me, gusto ko ako mismo. Sarili ko mismo ang tutulong sa akin bago ako pumasok sa panibagong relasyon. Mahinang sagot niya na silang dalawa lang nakakarinig. But I still love you, Missy. Noon pa man, nung college tayo, alam mo na yon. Phil, kailangan ko na naman bang ulitin ang dahilan? We already talked about this.
Nagbabanta ang kanyang mga tingin sa kaibigan. Nagtaas ito ng kamay tanda ng pagsuko. Okay, I'm sorry. Let's enjoy our date. Nag-order siya ng mga paboritong pagkain ni Missy. Hinayaan lang naman siya ni Missy dahil gusto niya ring maging masaya ang kaibigan sa araw na ito. Kaarawan ngayon ni Phil at pumayag siyang kumain kasama nito sa labas. Pinili niyang sa loob ng hotel na lang niya mismo sila kakain dahil tinatamad na siyang lumayo pa. Kasama na rin siguro sa paglilihi niya na laging tinatamad bumangon at gusto lang na laging natutulog. Oh wait! Pinigilan muna niya ang kaibigan na magsimulang kumain ng may maalala. Sandali muna siyang tumayo at may kinausap na staff. Hindi nagtagal ay bumalik ito at may hawak na large size na cake na personal niyang ginawa. Nanlaki ang mga mata ni Phil sa sobrang tuwa. First time niyang ipagluto ni Missy ng cake. Kilala niya si Missy. Personal itong nagluluto ng cake sa mga taong mahalaga sa buhay nito. Tanging sa mga kapatid lamang nito ang alam niyang espesyal na nagluluto ito ng cake. Ngayon ay masasabi niyang espesyal din siya sa puso ng babae. Kumanta muna si Missy ng happy birthday songs bago binigay kay Phil ang cake. Happy birthday! Hinalikan niya ang pisngi ni Phil. Ngunit sakto naman na lumingon si Phil kaya sa gilid ng labi nito tumama ang halik na yon. I'm sorry. Hinging paumanhin ni Phil. No, it's okay. Nakangiting sagot ni Missy. Make a wish. Sinindihan niya ang candle sa cake. Excited namang pumikit ang mga mata ni Phil. Habang ginagawa niya iyon, pasimpleng lumingon si Missy sa kinaroroon na ni Caleb kanina. Nakita niya itong lumabas ng restaurant. Nakaramdam siya ng lungkot ngunit hindi na niya iyon pinansin pa. Alam niyang wala na ring pagtingin si Caleb sa kanya. Alas 8 na ng gabi, nagtaka si Robin kung bakit hindi pa rin bumabalik ang kanyang boss upang kunin ang keycard sa kanya. Nagpasya siyang lumabas sa kanyang silid upang hanapin ito. Hindi man lang siya tinawagan kung saan ito pumunta. One more black Russian vodka, please. Ang waiter, hindi na kayang bilangin kung ilang vodka drinks na ba ang inorder ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Bilib din naman siya dahil halatang master drinker ito at hindi nakakaramdam ng kalasingan unless lagyan ng gamot ang glass nito. Naubos na yata nitong dikman ng 45 mixing flavor ng vodka cocktails na tinitimpla nila. Mula sa classic vodka martini, frozen watermelon mules, screwdriver cocktail, Midori Su, dill pickle Bloody Mary at marami pang iba. Hindi man lamang ito nahilo sa iba-ibang flavors na iniinom nito. Matapos kunin ni Caleb ang vodka sa waiter, agad niya iyong tinungga. Marami ng flavor ng vodka ang sinubukan niya. Lahat ng matatapang at nakakalasing na timpla ng mga ito ay sinubukan niyang inumin. Ngunit pakiramdam niya, hindi pa rin siya tinatablan. Ramdam pa rin niya ang kirot sa loob ng puso niya. Gusto niyang sumabog ng kanyang dibdib sa sobrang selos. Naaalala niya dati, lagi siyang pinagluluto ni Missy ng cake. Ngunit lagi niyang binabaliwala iyon. Para sa kanya, sapat nang magkasama sila bilang mag-asawa. Ngayon, ibang lalaki na ang pinagluluto nito. That cake! Naikuyom niya ang kamao sa tuwing nagbabadya ang luha na lumabas sa mga mata niya. Pumunta siya rito dahil gusto niya itong makausap. Ngunit wala siyang lakas upang gawin iyon dahil napuno ng galit ang puso niya. Kaya pala atat na atat itong hiwalayan siya dahil may Phil Johnson na sa buhay nito. Ilan bang kasinungalingan ang ginawa mo sa akin, Missy? Missy! Parang mababaliw siya sa kakaisip sa asawa niya. Huminto bigla ang music sa loob ng bar. Nang marinig ang malakas na pagbagsak ng baso sa sahig, dahilan upang mabasag ito. Please avoid creating noise here, sir. Agad siyang nilapitan ng mga bouncer na nagkalat lang sa loob ng bar. Tama naman na dumaan si Robin sa bar upang marinig niya ang pagbasag ng baso sa loob. Nasindak siya nang makita na hawak na ng mga bouncer ang boss niya. Alam niyang malakas at isang king ang kanyang boss, ngunit nasa New York sila at hindi nila teritoryo ito. Agad siyang tumakbo sa loob. Sir, sorry, I'll take care of him. Nakikiusap si Robin sa mga bouncer. Tina nagdududa pa ang mga ito sa kanya, kaya agad siyang nagpaliwanag. Actually, he's my boss. He acts this way because he lost someone. Hindi niya alam kung tama ba ang pagpapaliwanag niya. Nataranta siya dahil dalawa lamang sila. Baka lumabas sila sa hotel na kulang na ng isang paa. Okay lang sana kung marami silang bodyguard na kasama ngayon, ngunit wala.
Tila effective naman ang sinabi ni Robin dahil nag-iba ang anyo ng bouncer. Oh, did he lost his wife? Nakikisimpatya na rin ang mga ito. Yes, yes, he lost his wife and son. Muling dagdag ni Robin. Napangiwi siya sa sagot niya. Hindi niya alam kung ano bang sasabihin niya para makalabas lang ng bar. Nakita niyang tinapunan siya ng masamang tingin ni Caleb. Okay then, you should keep an eye on your boss next time to avoid trouble. Magkasunod naman na tumangutango si Robin bilang pagsang-ayon. Thank you, sir. Anyway, condolences to him. Napaawang ang labi ni Robin sa sinabi ng bouncer. Na-misinterpret yata nito ang sinabi niya. Binalingan niya ang kanyang boss. Parang papatay na ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. Boss, sorry. Hindi ko naman alam na wala na ang asawa mo. Sa labas na tayo, hindi natin sila kakayanin. Pabulong na wika niya nang makitang gusto na naman itong mag-iskandalo. Sasakalin sana siya nito nang may magsalita. Is there a problem? Pareho silang napalingon lahat sa gawin ng pintuan kung saan nakatayo ang malaanghel na mukha ng babae. Nakasuot ito ngayon ng puting silk spaghetti dress na pantulog na pinatungan pa ng mahaba at makapal na roba. Halatang nagmamadali ito na pumunta rito sa bar dahil nakalugay pa ang buhok nito at halatang nanggaling pa sa mahimbing na pagtulog. Sorry to disturb you, ma'am. We already fixed the problem. Sagot agad ng bouncer. Tinignan ni Missy ang lalaking hawak ng bouncer. Nakunot ang noo niya nang makita si Caleb at Robin. What exactly is his problem? Nakakunot noo pa rin niyang tanong. His wife and son died. He feels broken-hearted. Malungkot na sagot ng bouncer. Gustong ibao ni Robin ang sarili sa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ng bouncer. Oh, I'm sorry to hear that. May your wife and son rest in peace. Sagot naman ni Missy. Natigilan silang dalawa ni Caleb dahil sa sinabi nito. Siya ang tinutukoy na namatay. Alam ba nito yun? Get that man out of here. Utos ni Missy sa mga bouncer at tumalima naman ang mga ito. Agad nilang pinagtulungan na palabasin si Caleb. Muli siyang nagsalita sa mga customers sa kalmadong paraan. Everyone, sorry for the inconvenience. Please enjoy the night. Nakangiti siyang sumenya sa DJ na agad namang naging live sa loob ng bar. Tumalikod siya at lumabas ng bar. Si Caleb, napaawang ang labi niya habang nakatingin kay Missy. Ibang-iba na ito ngayon. Dati, halos maiyak ito sa harapan niya kapag hindi niya pinapansin. Ngayon ay parang wala na itong pakialam sa kanya. Sir, that woman, what is her position here? Hindi nakatiis na tanong ni Robin. She's the owner of the Causes Palace. Agad namang sagot ng bouncer. Is this one of the properties of the Baldalion Empire? Hindi makapaniwala ang tanong ni Robin. Absolutely yes. Shucks boss, sobrang yaman naman pala ng asawang... Hindi na natuloy ni Robin ang pagsasalita nang hindi na makita ang kanyang boss. Saan yun pumunta? Missy! Nawala ang kalasingan ni Caleb sa paghahabol kay Missy. Mabilis niyang hinawakan ang kamay nito nang maabutan niya. What? Singhal nito sa kanya. Makikita pa rin ang galit sa mga tingin nito. Si Phil, sino siya sa buhay mo? Tinabig ni Missy ang kamay ni Caleb. When did you start to have interest in my life, Caleb? The day I found out all your lies. Sagot din ni Caleb. Pareho silang natahimik upang makipagtagisan ng titig sa isa't isa. Batid ni Missy na nilihim niya ang kanyang identity kay Caleb sa simula pa lamang dahil gusto niyang mahalin siya nito ng buo bilang siya. Ngunit nagkamali siya dahil purely business at kontrata lamang ang kanilang kasal. Was my son's death also a lie? Hinapit nito ang baywang niya upang idikit sa katawan nito. She smells the addicting scent of his breath that tickles in her ear. Hanggang sa bumukas ang elevator at pinasok siya nito sa loob. Idinikit siya nito sa wall at kinulong sa mga bisig nito. Answer me, Missy. Was my son's death also a lie? Malapit na ang labi nila sa isa't isa. Parang unti-unti nang nawawala ng lakas ang tuhod ni Missy upang proteksyonan ang sarili mula kay Caleb. Napapikit siya nung bumaba ang kamay nito sa pagitan ng mga hita niya. Ibinaling niya ang mukha nang maramdaman niyang unti-unting tinatawid ni Caleb ang labi niya at hindi na kayang magsinungaling ng katawan niya dahil nagustuhan nito ang ginagawa ni Caleb. You're still my sweet wife, Missy. Bulong nitong wika
habang dinadampian ng mainit na halik ang likuran ng kanyang tenga. No, I'm not your wife anymore. I have done enough with your games. Mabilis niyang tinulak ito at tinungo ang pintuan ng elevator. Parang masisira na ang open bottle sa kakapindot niya. Ngunit bago pa man bumukas ang elevator, agad na siyang binuhat ni Caleb at muling isinara ang elevator. But this time, I'm willing to lose the game just to make you win. Kahit na bupumigla si Missy, nagawa pa rin sakupin ni Caleb ang malambot na labi niya. Caleb, you're hurting me. Pilit na tinutulak ni Missy ang dibdib ni Caleb, ngunit lalo lamang nagmamatigas ang lalaki. Gusto nitong iparamdam sa kanya ang galit nito hanggat hindi siya gumaganti ng halik. Hinigpitan nito ang pagyakap sa kanya. Isinandal siya nito sa wall sa loob ng elevator habang buhat pa rin at patuloy na inaangkin ang kanyang labi. Hindi nakakatuwa sa kanya ang ginagawa nito. Bagkus, pakiramdam niya ay nawala na ito ng respeto sa kanya. Caleb, let me go! Puno ng pagkamuhi ang boses ni Missy habang sumisigaw, ngunit walang pakialam si Caleb. Napapaiyak na siya. Nasa kapusukan ng paghalik si Caleb nang biglang kinagat ni Missy ang labi niya, kaya nabitawan niya ito. Nalasahan pa niya ang dugo na nagmula sa labi niya. Gayon pa man, pinilit niyang huwag indahin ang sakit at pamamanhid ng labi niya na kinagat nito. This is your punishment for leaving me. Usal nito sa namumula mga mata. Galit na muli niyang sinunggaba ng marahas ang labi ni Missy. Without knowing na nasasaktan na niya ang asawa. Naging marahas na ang kanyang mga galawan dahil sa pinaghalong galit at selos na kanyang nararamdaman. Dahil para sa VIP lamang ang elevator na kanilang sinasakyan, kahit ilang beses itong bumukas, ay wala pa rin pumapasok na empleyado sa loob o customer, kaya malaya si Caleb sa kahit anong gawin nito sa kanya. Caleb! Ano ba? Nagulat si Caleb nang biglang dumapo ang masakit na sampal ni Missy sa kaliwang pisinya. Napasobra ba siya? Masyado ba siyang nanggigil? Kaya nasaktan na naman niya ito? Lumapit siya ngunit mabilis itong dumistansya sa kanya. Bakas ng galit at pandidiri ang laman ng mga mata nito. Sa unang pagkakataon, ngayon niya lang nakita kung paano bumagsak ang butil ng luha sa mga mata nito. Missy. Gusto niyang haplusin ang dugo sa mga labi nito. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Missy para gawin iyon. Tama naman ang pagbukas ng elevator at tuluyan nang lumabas si Missy. Gusto niya itong habulin, ngunit parang nilagyan ng malaking bato ang paa niya, dahilan upang hindi niya ito magawang ihakbang. Hanggang sa nagsara muli ang elevator. Katulad ng pagsara ng puso ni Missy para sa kanya. Ano kaya ang magiging desisyon ni Missy